Lihim na mayaman. Kabanata 1161. Habang lumilingon ang bata, may pumasok na dalawang pamilyar na figure. Isang binata at isang babae. Guwapo ang lalaki at kaakit-akit ang babae, parang mag-asawang ginto. Ang iyong Yuan family ay medyo masigla ngayon. Nakangiting sabi ni Alexander Yang. Kalalabas lang niya sa pag-iisa ilang araw na ang nakalipas. Bagamat ibinigay niya ang Immortal Origin Pill sa Yuan family bago siya pumasok sa pag-iisa, hindi niya inaasahan na si Yuan Sheng ay makakalusot sa parehong oras. Ang kasalukuyang Yuan Jinner ay lumaki na. Hindi na siya kasing simple at cute gaya ng dati. Sa halip, siya ay tumingin napakaganda. Kumpara man kay Evans Dixon Mo na katatapos lang mag-cultivate, hindi naman siya hamak. Si Yuan Jinner ay nagtatrabaho ng husto sa loob ng dalawang taong ito ng paglilinaw. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation base ay nakarating na sa deity stage realm. Sa mga nakababatang henerasyon ng Panglay Secret Realm, maganda siya. Hindi bababasa, maaari siyang mayrank sa nangungunang 50. Ang matandang ninuno ay sumulong sa Earthly Immortal Realm. At kasama mo rito, babalik ang mga taong ito. Tumingin si Yuan Jinner kay Alexander Yang at sinabing, hindi maitago ang paghanga sa kanyang mga mata kahit anong pilit niya. Hindi masama. Tumango si Alexander Yang. Si Yuan Sheng ay sumulong sa Earth Immortal Realm. Binigyan niya ng paliwanag ang pamilya Yuan, at kapag tapos na siya sa Panglay Secret Realm, magkakaroon ng kapangyarihan ang pamilya Yuan na kontrolin ang Suiyun Island. Sino siya? Bakit kasama niya si Yuan Jinner? Nang makita si Alexander Yang kasama si Yuan Jinner, maraming tao ang nagulat. Mula nang umunlad si Yuan Jinner sa Deity Stage Realm, ang kanyang sinabi ay lumaganap sa buong Panglay Secret Realm. Kasabay ng hitsura ni Yuan Jinner, siya ay naging diyosa ng nakababatang henerasyon sa Panglay Secret Realm. Mayroong hindi mabilang na humahabol. Ang mga taong nakatayo sa Outer Court ay karaniwang lahat ay juniors. Ilang tao lang ang nakakita sa mukha ni Alexander Yang ang nagbago. Bakit siya nandito? Dahil sa kasalukuyang katayuan ni Alexander Yang, isa na siya sa mga nangungunang eksperto sa Panglay Secret Realm. Tanging ang mga eksperto sa Earthly Immortal Realm lamang ang kwalipikadong makipag-usap kay Alexander Yang. Ang mga kapantay ni Alexander Yang ay pawang mga makapangyarihang eksperto sa tatlong malalaking pamilya. Hindi na kailangang manatili sa mga junior na ito. Ang pagdating ni Alexander Yang ay parang isang maxed out na mahjong na tumatakbo sa beginner village para pahirapan ang mga gulay. Ito ay ganap na wala sa sentido komon at pagkakakilanlan. Ngayon lang niya nakilala si Alexander Yang. Isang binata na nakasuot ng pulang damit ang galit na sumugod kay Alexander Yang at Yuan Jinner. Si Joan. Hanggang ngayon ay hinahabol niya si Yuan Jinner. May magandang palabas na mapapanood this time. Ang mga tao sa paligid ay gumawa ng paraan para sa kanya. Si Joan ay apo rin ng isang eksperto sa Earthly Immortal Realm. Mula nang makita niya si Yuan Jinner sa isang pagtitipon mahigit isang taon na ang nakalipas, itinuring niya si Yuan Jinner bilang kanyang eksklusibong pag-aari. Sa sandaling ito, nang makita niya si Joan na galit, ang lahat ay nagpakita ng mapaglarong ngiti sa kanilang mga mata. Sa engranding salo-salo ng Yuan family kung saan ang lumang ninuno ng pamilya Yuan ay umakyat sa Earthly Immortal Realm, kung mayroong anumang mga salungatan, ang mga taong ito ay magiging masaya na makita ito. Jinner, sino ang batang ito? Nagmamadaling pumunta si Joan sa isang lugar na hindi kalayuan kina Alexander Yang at Yuan Jinner, itinuro si Alexander Yang at sinisigawan ng galit. Sumimangot si Alexander Yang pagkatapos ay nag-relax. Bagamat hindi siya masaya, hindi niya sasalakayin ng isang junior para sa isang maliit na bagay. Joan, kaibigan ko ito. Huwag kang magulo. Tumingin si Yuan Jinner kay Alexander Yang, tumayo sa harap ni Yang Wuying, at sinigawan si Joan.
Hindi siya nag-aalala kay Alexander Yang, ngunit nag-aalala siya na sasalakayin ni Alexander Yang si Joan. Bagamat ang Yuan family ay mukhang maluwalhati ngayon, hindi nila kayang saktan ang isang pamilyang may Earth Immortal. Ngayon ang malaking araw para sa aking lolo na umabant sa Earth Immortal Realm. Joan, huwag kang magdulot ng gulo. Malamig na sabi ni Yuan Jinner. I told you why I went to look for you. Your Yuan family stopped me from going. I knew you were with this pretty boy. Tumingin si Joan kay Yuan Jinner nang may kalungkutan at galit. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya nang masama kay Alexander Yang. Sabi niya, anak, hindi ko alam kung sino ka. Gayunpaman, sa pagkakakilanlan ni Jinner, hindi ka karapat-dapat dito. Kung matino ka, umalis ka kaagad sa pamilya Yuan. Joan, hindi ikaw ang magdedesisyon tungkol sa mga bagay ng pamilya ko Yuan. Sa sandaling ito, tumaas din ang init ng ulo ni Yuan Jinner at sinigawan niya si Joan. Umiti si Joan at sinabing may paghamak. Jinner, natatakot ako na hindi mo alam, tama. Ang aking ninuno ay personal na pumunta dito upang hingin ang aking kasal. Hayaan ang pamilya Joe at Yuan na magkaisa magpakailanman. Bagamat ang iyong pamilya Yuan ay tinatamasa ang kaluwalhatian, hanggat ang malaking shot na namamahala sa iyong pamilya ay umalis, ang mga pamilya na nasaktan ng iyong pamilya Yuan ay magsasama-sama. Sa lakas ng iyong pamilyang Yuan, walang paraan upang ipagtanggol ang Drifting Cloud Island. Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang pakasalan ng Joe family. Naniniwala ako na hanggat dinadala ito ng aking lolo, hindi tatutol ang matandang ninuno ng pamilya Yuan. Sa oras na iyon, tayo ay magiging isang pamilya. Agad na namutla ang mukha ni Yuan Jinner habang umuungal, Bull asterisk T. Kahit pumayag ang matandang ninuno, hindi kita pakakasalan. Hehe, Jinner, may mga bagay na hindi mo mapagpasyahan. Mahina hong sabi ni Joan. Ikaw, galit na galit si Yuan Jinner, hindi makapagsalita ng kahit ano sandali. Ang mga tao sa kanilang paligid ay may mapaglarong ngiti sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa mga kabataang may crush kay Yuan Jinner ay may galit sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, karamihan sa kanilang mga angkan ay walang eksperto sa Earthly Immortal Realm na nangangasiwa sa kanila. Hindi sila nang ahas na saktan si Joan, ang apo ng isang Earthly Immortal Realm Middle Stage Expert. Kaya lang nilang lunukan ang kanilang galit at panuurin ang kanilang diyosa na binubuli. Tanging ang mga nakakakilala kay Alexander Yang ang nakatutuwa sa kanilang mga puso. Naisip ni Joan na tiyak na matatalo niya sina Alexander Yang at Yuan Jinner, ngunit hindi niya alam na si Alexander Yang, na nakatayo sa tabi ni Yuan Jinner, ay ang tunay na tigre. Kahit na ang matandang ninuno ng Joe family ay hindi nang ahas na maging napakayabang kapag kaharap si Alexander Yang. Tuldok, sa panloob na patio. Maraming eksperto sa Earth Immortal Realm ang kasalukuyang nagtutulak ng mga tasa at nagpapalitan ng mga tasa, same time na nag-uusap. Sa oras na ito, ang matandang ninuno ng Joe family ay tumayo at sinabi kay Yuan Sheng na nakangiti, Brother Yuan, nandito ako ngayon. Ang isa ay upang ipagdiwang ang iyong pag-akyat sa Earth Immortal. Ang pangalawa ay isang mapangahas na kahilingan. Oh! Kuya Joe, kung may kailangan ka, hindi ako tatanggi. Umiti din si Yuan Sheng at sinabi. Ang matandang ninuno ng Joe family ay may lakas ng isang intermediate Earth Immortal expert. Ang lakas ng pamilya Joe ay pangalawa lamang sa matandang ninuno ng pamilya Gao sa panlabas na pitong isla. Maaari silang bumuo ng magandang relasyon sa Joe family. Ito ay mabuti para sa pamilya Yuan, masyadong. Tapos sabihin mo lang, ang matandang ninuno ng pamilya Joe ay ngumiti at sinabi, ang apo ko, si Joan, ay umibig sa iyong apo, si Jinner, sa unang tingin. Kapatid na Yuan, ang talento ng iyong apo ay maganda, at ang aking apo ay magaling din, henyo. Nakapasok na siya sa mid-deity stage realm sa edad na 20.
Talagang karapat-dapat siya kay Jenner. Ito, bahagyang naantig si Yuan Sheng, ngunit hindi pa rin siya pumayag. Nakangiti niyang sabi, kailangan pa nating pakinggan ang opinyon ni Jenner at ng kanyang ama sa bagay na ito. Kung wala silang opinyon, ako, itong matandang ito, ay walang masasabi. Kuya Yuan, ano ang sinasabi mo? Bilang isang ninuno ng isang pamilya, ikaw ang nag-utos na makipag-matchmake sa iyong mga magulang. Hindi mo man lang ba kayang magdesisyon ng ganoong kaliit na bagay? O minamaliit ni Kuya Yuan ang isang maliit na pamilya, tulad ng Zhou family. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, naging pangit ang ekspresyon ng matandang ninuno ng Zhou family. Abangan ang susunod na kabanata.